Welcome po sa ating weather update ngayong araw para kay Bagyong Betty. Makikita po natin na malawak na yung circulation ni Bagyong Betty kahit unti-unti itong kumihina, pero nananatili pa rin itong typhoon category. Yung hangabagat po ay nagsisimula na makaapekto sa western section ng ating bansa. Kaya pagandaan na po yung unti-unting mga maulot na panahon na may tsansa na makapagulan ngayong araw. Ayon sa pag-asa ngayong umaga, nagbabalik na po ang ating southwest monsoon o hanging habagat. At ang Typhoon Betty, magsisimula na maapektuhan ang ilang bahagi ng Luzon ngayong araw. Pero base po sa latest location or kung nasaan ang sentro ni Bagyong Betty, huling namataan na pag-asa ang sentro ni Bagyong Betty sa layong 525 kilometers sa may silangan ng Apari, Cagayan. Kahit humina ito, may lakas ang hangin pa rin aabot ng 155 kilometers per hour malapit sa gitna at yung pabugsong aabot ng 190 kilometers per hour. Ito ay typhoon category pa rin dahil sa 155. Ang kanyang movement ngayon ay west-northwest o hilagang kanluran pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil sa malawak na diameter o wind field ni Bagyong Betty, nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Bakit signal number 2? Dahil medyo malapit pa rin o close approach yung pinakasentro ni Bagyong Betty sa may Batanes Group of Islands. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa may Batanes, the eastern portion of Babuyan Islands, and the northeastern portion of mainland Cagayan. Ang warning dito o warning lead time ay aabot ng isang araw o 24 hours. Maaring maramdaman ang 62 to 88 kilometer sa susunod na 24 hours. And possible impact ay minor to moderate. Signal number 1 naman sa may nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, the northern eastern portion of Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, northern and central portion of Aurora, Polillo Islands, the northern portion of Catanduanes, the northeastern portion of Camarines Sur, and the northeastern portion of Camarines Norte. Leading time nito ay 36 hours na posibleng maramdaman ang hangin na 39 hanggang 61 kilometers per hour. Base po sa forecast ng Pag-asa, kung ano po yung napag-usapan natin nitong mga nakarang araw sa live, ay talagang pagdating po niya na malapit sa may northern Luzon ay bahagya siyang babagal ang kilos. Magiging northwest na yung kanyang kilos, northward na medyo malapit yung kanyang approach dyan sa may Batanes. Dahil malawak ang wind field nito, maaaring makaramdam pa rin ng aabot ng 89 o tinatawag nating typhoon force wind ang ilang bahagi ng Batanes Group of Islands. Pero dahil sa hinahatak nitong hangabagat, maaaring makaranas rin ng pagbukso ng hangin ng ilang bahagi ng probinsya lalo na ang western section ng ating bansa. Para naman sa pag-monitor ng pag-asa sa kung gaano karaming ulan na inaasahan, ito po ay estimation lamang at based po ito sa rainfall, threat or ating mga weather models. At may mga inaasahan na mga pag-ulan na aabot ng 50 to 100 mm na dami na ulan mula po yan sa epekto ni Bagyong Betty sa eastern portion of Babuyan Islands and the northeastern portion of mainland Cagayan. Sa habagat naman, hindi pa rin inaasahan yung monsoon rains, ibig sabihin yung tuloy-tuloy na pag-ulan. Pero may mga inaasahan mga rain showers and thunderstorms. Ito po ay mula pa rin sa ulap ng hanging habagat, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, ARMM, Ilocos Region, Apayao, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, and Palawan. Pero nakikita natin na ilang bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila, Visayas, ay posibleng makaranas ng parandali ang mga mauunat na panahon na may tsansa pa rin ng thunderstorms, rain showers. Epekto pa rin yan ng habagat at malawakang sirkulasyon ni Bagyong Betty. Ito naman po ay para sa wind threat today ayon sa isa sa mga weather models. Gale strength o malaano na sitwasyon na inaasahan bukas mula 62 hanggang 88 kilometer, dulot naman yan ng Bagyong Betty. Ito yung maalon na karagatan mula sa areas sa signal number 2. Strong breeze to near gale strength naman o magbugso ng hangin na medyo maalon ang ating karagatan para naman sa areas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ngayong araw. May mga inaasahan tayong mga pagbugso ng hangin due to the enhanced hanging habagat. Yan po muna ating latest mula sa Typhoon Watch. Mag-ingat po kayo and God bless.